Hello guys, ito si Nona Normie, ang inyong tinderang mananahe. Ngayon po ay maggagawa tayo ng blazer and pants for ladies. Ito yung mga kakailanganin natin, L-square, ruler, tape measure, marker, pencil, hip card, at yung friends card para sa armhole. At hindi mawawala ang Manila paper at itong ating body measurement. Dito ang ano ay 1.5. Dito naman ay gawin nating 3. So dito tayo mag so, 22 lang ang ating length ng blazer. Dito yung starting point, bust height ay 9, ang kanyang front figure ay 15, ang kanyang hip ay 22. So, sa shoulder naman tayo, guhitan natin muna sila ng pa-vertical. Para sa waistline, para sa hip line. L square ang gagamitin. Pag sinabing ang shoulder ay 15, 15 na rin. Tatapatan nun kapag tape measure ang ginamit natin ay 7.5. Sukatin natin. O, see? 7.5. So, tuldukan natin yan. Ang shoulder slope niya, yung shoulder blade niya, ay 5. Kasi naman ang paggawa ng shoulder. Next, naman natin dito, yung highest point ng bust or yung bust length na tinatawag natin. Sa gitna nito, yan. Sa gitna nito, dito nyo patapatin yung inyong tape measure. At sukatin na ninyo yung haba ng yung highest point ng bust. Yan. Marking. At hindi pala. Huwag nyo muna alisin ng tape measure nyo. Ah, ganyan. Ang bust length. 15.5 naman ang 14.5, 15.5 naman ang front figure, at ang haba nitong gagawin nating blazer ay 22 lang. Yung waist, yung front figure. At dito naman yung back figure. Ang back figure, nagsisimula naman yan sa batok. Ang pagkuha ng measurement. Ito na tayo mag-tape measure lang. So, ulitin ko uli ah. Ito yung shoulder line, bust line, waistline, figure, front figure. Ito na rin ang waistline. At ito yung hip. At ito na rin ang length ng blouse. Next, kuhanin natin ang bust distance. Dito naman sa bust level yan. Ang bust distance niya ay 7 divided by 2. Yan. Ganito rin ang gagawin sa waistline. Divide by 2. 3.5. Ayan. Yan. Sapat. Dito, half inch lang kapag back. Makikita niyo yung ano, design nito. Kasi princess cut ang gagawin natin dito sa ano na to. Mark, distance ng ano from dito sa ano length ng ating blouse. Mag-measure ng 2 inches. At dito tayo mag-start na maggawa ng ating tax or dart. Dart, tax, or pleats, ganon. Daming tawag eh.
Back nga pala itong ginagawa natin, no? Pagka back pala, magdagdag na lang din tayo ng kahit 1 inch lang. Pwede na. Yan, 1 inch, 2 inch, yan. 1 and a half, yan. Kasi maliit siya, pwede na 1 inch lang. 1 inch lang, pwede na yan. Yan. Kalimutan ko kasi back pala itong ginagawa natin. Next. Kukuhanin naman natin ay itong hip niya. Ilan ba yung hip niya? Ang hip nito ay 34. Next naman ay itong waistline. Ang waistline niya ay 32. 30 divide by 4, 5, di ba? 5. Yan. Magpa-plus tayo ng 1 inch para sa pleats. 1 and 1/4 pala itong nagawa natin. Kasi makapal yung ano eh, mataba kasi itong ano. Naging 1 and 1/4, ayan. Plus, ang kanyang allowance. Dito naman sa ba, sa ba. Magmula naman dito. Suka tayo ng 3. Yan. Tupin natin yung gitna, pagpantayin natin ng guhit. Marking nga natin siya. Dito na yung magiging marking niya. At dito din ang magiging marking niya. So dito babagsak ang ano natin. Ang back. Dito ang front. Dito naman ang back. Dito rin siya dadaan. Pero magkakaroon siya. Nakita nyo? Iba na yung figure niya, di ba? Iba na yung kanyang figure. Uy, yan ang sinasabi ko. Next. So, i-connect na natin siya. Connect na natin siya. Connect, connect. Gamit ang heat carb. Pwede yung malaki, pwede yung maliit. Pero, mas prepare ko tong maliit. Kasi nakaupo. Lalagyan natin siya ng shape para hindi siya masyadong patusok.
Gamitan na lang natin ang yan. Siyan para hindi siya nakatusok. Okay, ayan. Ito, gagawa tayo ng sukat na 3 inches. Ito makikita nyo, iano natin yan. At dito naman sa parting back, dito sa back figure, ito yung ano, ito yung front figure, di ba? Ito yung front figure, ito yung back figure, di ba? Dito sa back figure, pasok tayo ng half inch para maging sexy. Para maging sexy ang ating blazer. Yan. So curve na natin. Sa hemline, papuntang back, connect hanggang connect paliit hanggang makapunta tayo dito sa line. Yan. Yan. Ganyan ang pag-cut dyan. So, dito tayo magka-cut kapag back. Ito, ika-cut natin yan. Lagyan natin ng drawing na parang gunting. Yan. Yan ang cut. Yan. Cut. Ibig sabihin ng parang drawing na gunting. Yan. Cut. Ito ang ating back. Ito naman ang ating front. Ito naman yung ating magiging princess cut na maliit. Ganyan din ang gagawin natin sa sleeve. Okay, done, thank you. Front and back, tapos na. Okay, umpisa na natin ang ating paggawa ng sleeve. Ito, marking na natin to. Yan, may marking na. Sukatin natin yan hanggang sa makita natin yung haba ng sleeve. Ang haba ng sleeve niya ay 22.5. Guhitan natin ang ito yung hemline ng sleeve. Ang arm circumference nito or yung arm girth nito yung dito ay 9. So, 9 divided by 2 equals ano? 4.5. Sama na allowance niyan, ha? Okay, next. Punta naman tayo dito sa top. Ito yung pinaka-top natin. Guhit. Baba tayo. Kuhanin natin ang bicep niya or yung sleeve length papag short papuntang armhole. Ito, 6.5 ang kanyang armhole length. Ito, 6.5. So, maguhit tayo dito. Ito yan, guhit. Ayan. Nag-draw tayo ng, ano, diba, ng diagonal.
So ito yung magiging luwag ng armhole niya, itong bicep niya. Okay. Ito, dating procedure, divide mo yan sa apat. Divide mo pa to sa dalawa. Hatiin mo sa center. At itong ito namang center hanggang dito sa ating starting point, hatiin mo pa. Kuhanin mo yung center din. Next naman, o yan, balik. Balik naman dito mo. Ito yung middle. Hatiin mo pa rin. Mark. Mark. Yan. Dito naman sa akyat tayo ng 3/4. Yan. Dito naman, 1/2 inch. At dito naman sa lower part, 1/2 inch pero sa baba. Okay. Okay. Gamitan na natin siya ng ating French carb, yung pangkurba ng armhole. Yan. Next, doon naman baba. May allowance na ito, ha? 1/2 inch lang ang allowance. Okay. O next naman, kukonek na natin. Kukonek na natin gamit itong malaking hip carb. Ito yung gagamitin natin, yung ilalim. Yan. Kuhanin yung magandang carb. O ito yung ating 4.5, di ba? Yan, dyan. Tapat nyo yan ito. Tsaka dito. Connect. So, para makuha nyo yung center ng elbow, ito dito sa may bicep hanggang dun sa length ng ng long sleeve nyo, kunin yung gitna. Akit lang ng konti. Yan ay magiging elbow nyo. Pero dapat hindi guguhitan niya na. Ang design nitong na to ay meron siyang design dito sa gilid. Dito may cutting 'yan. Kasi ito magiging buo, buo ito, buo. Baba naman yung sleeve opening. Mga 3.5 lang or 4. Dito tayo maglalagay ng buttons. Yung display buttons lang, ganun. Next. Yan, ikakat na natin yan. Ngayon, para magkaroon to ng design na parang umano sa kunin nyo tong center nitong elbow. Yan. Magiging dito naman natin yan babawiin. Ayan, nakita nyo na. Ito yung tapat ng elbow. Hanggang dito lang tayo. Ito dapat tumugma ito doon sa magiging ng blusa. So, pinakaparang princess cut niya. Okay. Done. Ang sleeve. Gupitin na. Oh, gupit na. Gupit tayo dadaan na. Oh, tingnan yung gupit ko. Ayan o. Oh. Hindi dito sa ating board. Cut and slash.
Ganyan ang mangyayari dyan kapag sa tela na yan. Parang makikita nyo, parang may lundo sa likod. Ayaw dumikit ang aking. So, pag kinat nyo na, ito na susundin nyo. Kaya parang, ayan. Ito na ang susundin nating ano. Haba ng ating, ayan na. Nagkaroon na siya ng shape. O, oh, diba? Tsaka dito, shape. Ito, ikakat natin yan pag sa tela na. Para makuha natin yung buo nito. Okay, done! Thank you! Okay, start na tayo sa paggawa natin ng ating collar. Collar ng blazer or turbanized collar. Pwede rito gamitin ng style na to sa pang men's at saka sa pang ladies. Ito ang una natin gagamitin ay tape measure, manila paper, curve ruler. Yung mahaba ang gagamitin ko ngayon dahil mas maganda ang shape nito sa paggawa ng collar at saka sleeve. Pahinga muna itong ano, itong half curve ruler ko. Rest muna siya. Ang straight ruler at ang pencil. Ang ruler ko kasi dalawa ginagamit ko, isang pang pencil para hindi naman siya nadudumihan ng aking marker. Ito naman ang isa ko pang ruler na half inch din. 1.5 inches din sila pareho. Ito naman ang ginagamit ko pag ako'y nagpa-pattern at gumagamit ako ng marker kasi pag nadumihan, siya lang ang marumi. Diba? Ito pang marker at ito ang gunting. So, let's start. Gawa na tayo ng turbanized collar. Tutorial for collar. Ang una natin gagawin ay maglilinya tayo ng baka tumagos yung ano marking kasi. Lagyan muna natin ng sapin sa ilalim kasi dami ng mga dumi-dumi ng aking cutting mat. Okay, next to. Gawa tayo ng straight line. Magmula dito sa corner na to. To. Gawa tayo ng straight line. Ang ating collar, half measurement ng ating collar ay 7.5. So, dito tayo. Yan. 7.5. Mark natin ang 7.5. Na-numberan natin to. Lagyan natin ng number para sa mga for the purpose po ng tutorial. Para kung merong gustong itanong ang lalo ang mga baguhan, hindi natin makonek kung ano yung gusto nilang itanong sa parte na yon. So, ito yung magmula dito sa corner, ito yung magiging number 1 natin. Dito naman sa tapat ng 7.5, ito naman ang magiging number 2 natin. Magmula sa number 1, from number 1, up tayo ng 2.5. 2.5. Ito yung magiging number 3 natin. Magmula naman dito sa number 2, up tayo ng 3.5. Ito yung magiging lapad ng ano. Ito naman ang magiging number 4 natin. So, i-connect natin yan. Connect natin siya straight. Yan. Ito rin, straight din. Ito 2.5, ito 3.5. Straight. May tuldok sa ilalim. Next. Dito naman, down tayo ng half inch. Down ng half inch, ito ang magiging number 5 natin.
Magmula dito sa 5, measure tayo ng 1 inch. Yan, marking nga natin, marking. Hindi natin siya guguhitan para hindi nakaka dito. Ito naman ang magiging number 6 natin. Magmula dito sa marking na to, connect natin siya sa 2. From 6, going to 2, connect. Next. Itong from 6, connect natin siya dito sa marking natin doon sa line. Ito yung magiging number 7 natin. Yan. Ito na yung magiging number 7 natin. 1 inch dito ha, 1 inch. Ang pagitan nito 1 inch. Ang pagitan nito from 6 to 7 magiging 1 inch din. Next, magka-carve na tayo. Carve na natin ang ating unahin natin muna tong ang ating magmula sa 7 papunta sa 3. Ika-carve na natin sila para mag-shape na tayo ng ating collar. Hanapin natin yung magandang curve, yung hindi naman siya masyadong bangkang-bangka. Hanapin natin yung magandang curve, connect. Magmula dito sa 3 hanggang dito sa 7. 1 hanggang 2. Isi-shape natin. Shape natin. Ito yung kababag sa kanya dito. So, shape natin siya. Kung ano yung kurba ng ano ng hip curve, sundin natin. Yan. Dito siya dadaan mag from 1. Yan. Dito bumaba, 'di ba? Yan. So para itong maliit na curve na to, yung shape na yan is important pa rin yan sa atin. Yan ang magbibigay ng magandang curve sa ating collar. Para okay, next, ito naman po ang ating gagawin. Gagawa na po tayo ng lapel. Ito, 2 inches. Diyan. 2 inches lang po ang aking gagawin. So, start na natin ang pagguhit. Yan. Pasok lang natin siya ng 3 inches kasi 3 inches ang ating collar. One inch dito. Tapos, 3 inch. Ayan. At i-carve natin
Kailangan ang collar natin ay 2 and a half lang dito sa batok. 2 and a half. Lapad niyan sa may batok. Ayan. Kung sumobra man siya, wala naman pong problema kasi style niyo yun, style natin yan. Ngayon, dito naman po tayo sa baba. Ito na yung magiging lapel natin. Yan, nakita niyo na po yung ano, korte. Dito, magkakat, dito ikakat. Yan, yan. Ngayon, ito namang hemline ang ating. Hindi naman po, ano yan, dadayain na lang natin ang ating pag-carve. Yan, ganyan. So, ito X yan. Wala yan. Magmula dito, ito. Magmula po dito, dito, collar natin to, collar. 7 inches po ang collar, ito. 7 inches to, 7. Sige nga, pasukatin ko na. Ayan, 7 and a half. God. Duktong-duktong ng aking Manila paper. Sorry. Wala na po kasi. Nagtitipid na. Ito na po yung design natin. Hindi nakita kanina. Papunta doon sa ating ito yung back natin eh. Ito yung 1.5 inch na up. So hanggang dito lang tayo kasi excess to. Wala po yan, X yan. Paggupit, malinis na yung pattern natin. So tatapat natin dito sa corner na to. Wala pa pong allowance ito ha. Kasi ika-cut natin to eh. Maraming cut ang mangyayari dito. Ayan. Ayan na po. Ayan. Dito. So, dito yung cut. Dito yung front. Dito yung back. Ito yung... Ayan, tapos na. Mag-a-allowance na lang po tayo dyan. Makikita natin ano. At maglalagay pala tayo ng bulsa. Ang bulsa, magbaba na lang po tayo ng, kasi maliit lang ang blusa na to. Magbaba na lang po tayo ng 1 inch. Yan, 1 inch. So, yung 1 inch na yan, magbaba tayo dito ng, ito yung magiging ano eh. Ito yung tax. Magiging ganyan yan. Wait lang. Meron akong ginawang para sa bulsa pala. Ito oh. 5x5. Dito ayan. Ayan po oh. Itang body. Yan. Ayan. Pasok na natin dun sa ano. Kaya ayaw ko ng pentel pen. Ang daming tuldok-tuldok eh. Oh. Dito na yan. May bulsa din siya. May bulsa siya na 3/4. Ay, nako. Yan. Double lip.
Ito na ang ating front and back pattern blazer. Yan o. Ito yung pinaka-corner niya. Tingnan niyo yung corner niya. Yan. Ito. Ito yung lalabas sa ating tatahiin. Ito na yung pocket niya. Gawa na 5x5. Pwede pa rin gawin 4 lang kung ano. Parang panyo lang ang magiging. Yan. Nakaganyan na siya. Next, yung collar naman po.